Hello everyone, this is Rolando Bohol. Welcome to ChampTV. Hey Champ, hey, dating flyweight champion. Sir, good morning. Good morning. Idol, unang utanong, gusto ko lang malaman kung ano yung situation nyo nun, kung ano yung boxing noong late 80s, early 90s, compared to now. Anong, paano mo siya mai-compare? Siguro ang pagkakaiba ng actually I started from the middle 80s, 1988, late 80s. During that time, 15 rounds pa yung ano eh, yung world championship. Ngayon wala nang 15, mga 12, reduced from 15 to 12 rounds now. Kasi nga sa may nangyari dito noon yung laban. I think may isa pa, Bobby Poor yung laban dito sa Amerika, mayroon pa nangyari na isang Pilipino na matay sa Korea. Yung nakalaban ni Dudy Boy Peñarosa na si ginagawa niya ng flyweight title. Yun yung pumatay kay Andy Balapa, yung promising fighter natin from the Philippines. So namatay siya pagkatapos ng laban. Then, I think sometime in 1988, si Ribombo Mancini at saka yung nakalaban niya si Dong Kook Kim ng South Korea, yun yung namatay dito sa Las Vegas. Nakatapos, I think technical knockout, I think in the 14th or 13th round. Tapos dinala pa sa hospital, tapos nakumatos, tapos nagkaroon ng blood clot ata sa brain, kaya namatay. Kaya pagkatapos noon, and during that time, I was the current flyweight champion of the world. I just finished my first title defense against Chowon Park in at Araneta. And then undercard ko noon si Rolando Navarrete pa, at saka si Elmer Leonardo. At, yung first fight nila ni Rolando Navarrete, he's coming from Hawaii. He just come back from Hawaii actually during that time. And then, yun, yeah, yun na yun. Pagsimula ng ano na yun, for some reason, balik tayo doon sa kay Dory Bombo Mancini at sa kayo, kaya nireduce nila yung 15 to 12 rounds. So, na namatay yung Koreano na yun, lahat ng boxing organization, nag-usap-usap, nagkaroon ng meeting na i-reduce na yung 15 to 12 rounds kasi kaya dahil napakadelikado. So yun, kaya kasi marami na mamatay kasi siguro sobrang pagod. Kaya pag nung panahon namin eh, pag world champion ka, kailangan ano eh, talagang kailangan prepare ka talaga all the time kasi in any moment mayroong tatawag sa iyo kasi gusto nila agawin yung corona mo eh. Okay. So pag kadalasan na disgrasya sa ring eh, yung hindi sila handa eh, kulang sa ensayo. Kasi yung katawan natin, pag kulang sa ensayo, hindi tayo nakakatanggap ng punishment. Yung alam, yung katanggap ng suntok. Kasi pag yung ensayado ka, yung blood circulation mo malakas eh. Kahit na mahirap yan, masakit yan, matatanggap mo yan. Pero pag yung kulang ka sa ensayo, once tinamaan ka, tuloy-tuloy yan. Sir, the prize money? Yung perang natatanggap nyo doon, compared nyo yun? Magkano lang ba yun? Mga title fight, magkano ang tanggap? Napakalaki ang difference ano ngayon. Kasi ngayon mahal na, kumpara mo ng 80s, ng panahon namin ng 80s, mas mura pa. May noon may meron kang $100,000, no, malaking pera na 'yon. Mura pa. Marami ka na mabibili noon. Ngayon mahal na rin. How about you? Anong pinakamalaking natanggap mo sa isang fight? 165 sa London, England. Ng challenger ako, $10,000. Yung laban ko kay Chang Ho Choi. Alam mo si Chang Ho Choi, yung tumalo kay Dudy Boy Peñalosa sa Araneta? Kasi ganito nangyari yan. Natalo si Dudy, inagaw ni Dudy Boy sa Korea kay Shin Hee-sup yung corona. Tapos yung first defense niya, another Korean, si Chang Ho Choi, doon sa Araneta ginawa. Tapos noon, nang natinalo ni Choi si Peñalosa, I think 8 months or 6 months later, tapos naglalaban kami ni Choi, doon ko naagaw. Kaya na ng challenger ako noon, $10,000 lang ang premio ko. Tapos ng first defense ko, $50,000. Second title defense ko, I think 125 or 125 I think, at London, England.
Hindi ka ba na hindi ko ba nagsisisi ko? Ha? Ay, hindi ka ba nanghinayang na medyo nauna yung time mo? Kasi noon, maliit pa yung money involved. Ngayon, ang lalaki na eh. Oo nga. So, like I said, iba pa ngayon, no, iba noon, no, mura naman lahat noon eh. Abagay, marami ka naman bili noon eh. Oh. You know, by, ng time na yun. Eh, pero kaya kung kumpara mo talaga ngayon, talaga malalaki na. Eh, kasi like I said, mahal na rin ang bilihin ngayon eh. Noon, may $100,000 ka na noon, ilang milyon na sa Pilipinas yun. Okay. Okay. Nakakabili ka na rin ng bahay mo noon, marunong ka lang humawa. Oh. Ay naka ano ako, naka dalawang depensa din ako sa yung IBF ko, tapos yung nag-champion ako ulit ng junior bantamweight sa OPBF, naka ilang depensa rin ako doon. Kaya may naipon, tapos I made the movies, kung naalala mo yung Kambal na Kamao, kasama ko si Rolando Bohol. Yeah, I made some money. Tapos meron ako isang TV series, no, may gumagawa, meron akong kasama ko si Jackie Aquino sa Channel 13, yung 24 oras. Yeah. Ini-air nila yun na every, I think, tanghali sa Channel 13. That was a long time ago. It was in the 90s. Bago ko mag-emigrate sa Hawaii. Okay. And then I made a few TV commercial sa Rabing Alcohol, tapos yung Sustagen, Rivicon, ano, something like that. Showbiz ka pala noon. Yeah, no regrets. You know, whatever happened in my career, okay. So do you still follow Do you still follow Philippine boxing today? Kilala mo pa ito? Yeah, I hardly though. Actually, I get involved with after this pandemic. I mean, during the pandemic. I started creating my ChampTV YouTube channel. So I started interviewing former champion and current champions. And our Olympian, Pretty Wave, former Cinder Pretty Wave, is my last guest, I think, before I started to stop for a while. About 3 or 4 months already, and I'm not active because I'm so busy now because we're back to work. So, no more time sometimes. Okay. So, but anyway, I will be able to connect with all these former athletes and alaala ko, naalaala naman nila ako at saka maganda i-reminisce yung mga nakaraan, you know. Napaka iba ngayon noon at ngayon eh. Kasi ngayon yung mga new generation, siyempre mga new generation ngayon, iba yung ano nila. Hindi nakakalimutan na kami, hindi nila kami kilala eh. Pero yung mga ng time namin na 1980s and 90s, pag nagkita, usap-usap kami ulit, napakaganda. Yung parang kailan lang. So, like I said, yung iba, medyo may magandang buhay, iba meron din hindi. So, you know, dapat isa sa atin, may kanya-kanya tayong destiny kung ano ang maging kapalaran ng buhay natin, kung anong pag-retire, like yung, kung nasa boxing ka, nasa in-sports, pag-retire mo, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Kailangan, like I said, kung habang kumikita, habang nasa ka-prime ka, kumari, like mag-ipon ka o invest mo sa business, para pa nag-retire ka, meron ka. Di ba? Di lahat ng boxers yun nakaka-ipon. Tulad din yun. Oh yeah, absolutely. Hindi mahirap pag-ipon. Mahirap pag-ipon pag wala ka. Discipline na. A lot of discipline talaga. Kaya hindi basta-basta. Saka isipin mo na lang kasi yung boxing, alam mo na, buhay mo nakataya dyan eh. Okay, kasi alala ko noon ng panahon namin, ng time namin, marami akong kakilala, matagal na to eh. Marami akong kakilala ng mga boxingero na ano, mga sumikat na rin. Parang one day, we call it one day millionaire. Kasi pagkita nila ng malaking pera, punta doon, punta dito, alam mo na mga kalokohan. Sabi niya, may laban pa ako the next month, may laban na naman ako, kikita naman ako. Pero para sa akin, maling mentality yan eh. Kasi alam mo, like I said, the boxing is not a lifetime
provision. Kasi in any time, pag tumilabang ka, hindi mo masabi ko, wala, di ba, wala, di, you know, mag-knockout ka, or, you know, hindi natin masabi. You know, di ito ng karir mo. Kaya kailangan tuwing laban, kailangan isipin mo, laging first yan. Hindi pwedeng last. Lagi na lang ganun. Thank you very much, sir. Thank you.